Okay. Anyway, ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay may kinalaman sa aklat po ng Unang Korinto chapter 1 verse 27 hanggang 29. Chapter 1 verse 27 hanggang 29 ng chapter 1 ng Unang ng Korinto. Okay, at kung inyo na pong nakita, akin pong babasahin sa aking salin sa Tagalog. Sabi po sa aking salin, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. 28. At ang mga bagay na mahaba ng sanlibutan o mababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinapa ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Excuse lang po. Makikita natin dyan, mga kapatid, ang bagong approach o ibang view ng ating Panginoon. Ipinapakita sa atin ng ating Panginoon ang bagong view. View bukod sa view ng sanlibutan. Iba ang view ng Diyos at iba rin ang view ng sanlibutan. Makikita natin dyan. Kaya ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay pinamagatan ko itong ordinary to men pero extraordinary to God. No, yung mga bagay na ordinaryo sa mga tao, ordinaryo sa mga tao, paningin ng sangkatauhan, paningin ng sanlibutan, ay ordinaryo. Pero pagdating sa paningin ng Diyos, ay extraordinaryo yung paningin ng Diyos. Kaya makikita natin dito yung magkaibang view ng sanlibutan, ibang-iba, kasalungat ang view ng ating Panginoon. Una nga, makikita natin pagdating sa mga pagpili. No? Halimbawa, yung mga tao kasi, kapag namimili ang tao, ano yung mga pinagbabasihan ng tao? No? Yung pagdating sa pagpili ng mga tao. Kapag pumipili ang tao o yung pananaw ng sanlibutan, tinitingnan ng sanlibutan ang mga parents o pinagmulan o sabihin natin lineage. Ano yung lineage? Yung mga pinagmulan mong lahi at saka ang iyong parents. O kaya ano ba yung iyong mga pinanggalingan? No, ganyan tumitingin ang sanlibutan. Sino ba ang parents mo? Saan lahi ka ba nagmula? No, tinitingnan 'yan ng sanlibutan. Chine-check nilang mabuti. Lalong-lalo na sa pagpili ng alin? Ng mga nangunguna sa isang bansa. 'Di ba? No, hindi tayo basta-basta pumipili ng mangunguna sa bansa. Siyempre, chine-check natin yung background. Background. Pero sa pagdating sa pagpili ng ating Panginoon, hindi mahalaga sa Kanya yung iyong pinanggalingan. Hindi mahalaga sa Diyos ang iyong background. Hindi mahalaga sa Diyos kung ano ka.
Bakit ko sinabi yon? Sige, buksan natin mga kapatid. Sa aklat ng Mateo, chapter 13, verse 55. Yan, i-share naman sa atin ni Kuya Mark. Ano? Kuya Mark, ikaw yung nag-share ng verse. Ah, yan, sige, thank you. Matthew 13, 5. Yan, sabi, no? Sabi sa Salin, Tagalog popular, may binhi namang nalaglag sa... Ay, ano pala, Kuya Mark, 55. Verse 55. Yan, okay. Sabi, no? Sabi ng mga tao, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Ay, dito pala sa salin natin ay Tagalog popular version. Hindi ba ito yung anak ng karpintero? Tinutukoy niya ang Panginoong Jesus. Ano? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? Kasi bakit niya nabanggit ito, no? Tinitingnan niya yung background ni Jesucristo. Diba, karpintero, ang tatay niya, ang nanay niya, si Maria. Ano ang karapatan nito? Nasabihin niyang anak siya ng Diyos. No? Anluwagi o karpintero. Isa pa, tingnan naman natin, Kuya Mark, Matthew chapter 1, verse 5 and 6. Ayan, no? At naging anak ni Salmon, excuse me, kay Rahab si Buz. At naging anak ni Buz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David. At naging anak ni David si Solomon doon sa naging asawa ni Urias. Ito nga si Bathsheba yung tinutukoy niya, no? Pero anyway, mga kapatid, excuse me, sino yung dalawang tao dito na kung titingnan natin ay hindi pinahalagahan ng Diyos ang kanilang background? Si Rahab at saka sino? Si Ruth. Di ba, no? Actually, hindi sila mga Israelita. Sila po ay mga taga-ibang bayan. Ibang lahi po sila. Pero hindi pinagbasihan ng ating Diyos ang kanilang background, ang kanilang lineage, ang kanilang mga parents. Si Rahab, saan siya galing? Di ba natatandaan niyo sa Wall of Jericho? Siya yun eh. Yung nasa, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay isang patutot. Tama po, tama ba yun, Kuya Jun? O, parang yun ang pagkaalala ko eh. Yes, Kap, yes. Oo, no? Imagine ninyo mga kapatid, nasa lahi ni David, naging hari si David, pero ang kanyang mga pinanggalingan na lineage ay sabihin natin, oops, hindi masyadong kaaya-aya yung background ng kanyang mga ninuno kagaya ni Rahab. Si Ruth, hindi rin po siya Israelite. Pero nakakapagtaka mga kapatid. Napabilang si Rahab na isang patutot, si Ruth na hindi Israelita, naging magulang, pinahintulutan ng Diyos na maging magulang, mapabilang sa genealogy ni David hanggang sa genealogy, no,
related siya sa ating Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, ano? Yung pagkakaiba ng sanlibutan at saka sa pagkakaiba ng ating Panginoon. Hindi na tiningnan ng ating Diyos yung background ni Rahab. Yes, pangit yung background ni Rahab. Yes, pangit yung background ni Ruth. Pero ang mahalaga sa kanila ay ang kanilang present. Ano yung present ni Rahab? Nung present na yon, nung panahon na yon, siya po ay nagtiwala na sa Panginoon. Si Ruth din, tinalikuran na ni Ruth yung kanyang mga Diyos-Diyosan at sabi ni Ruth, Noemi, sasama po ako sa inyo. Yung Diyos po ninyo ay gagawin ko na pong Diyos. Yun po ang mahalaga sa ating Panginoon. Yung present na pagsunod nila sa Panginoon. At yun ang pagkakapareho ng mga nabanggit ko. Karpintero, si Rahab, si Ruth na hindi naman Israelite. Ano yung pagkakaparehas nila? Sila pong lahat ay mga nanindigan at sumunod sa ating Panginoon nung araw na yon. At nung sumunod sila sa Panginoon, nung nanindigan sila sa Panginoon na ako ay sa Panginoon na, kinalimutan na ng Diyos yung kanilang nakaraan. At sabi ng Panginoon, siguro sabi ng Panginoon, sige, sasama kita sa genealogy ni David ng ating Panginoon, Jesus, isasama kita. Diba, naisulat ngayon niya, no? Sa Bible, yung pangalan ni Rahab at saka ni Ruth. Na kung tutusin, kung ang tao ang mamimili, ay hindi niya isasama yun, no? Kung tao yung pagpili. Kaya, mga kapatid, salamat sa biyaya ng Panginoon. Hindi po tinitingnan ng Diyos ang ating nakaraan. Ang tinitingnan ng Diyos ay, kapatid, gusto mo bang sumunod sa ating Panginoon? Pag yan ang puso natin, hindi niya titingnan yung ating nakaraan, yung ating mga nagdaang panahon, yung ating mga ginawang past. Past na yon sa Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon ay ngayon. Yung puso mo ba ay nakareding sumunod sa Panginoon? Kagaya ni Ruth at saka ni Rahab. Ikalawa, tumitingin ang sanlibutan sa uri ng kapanganakan. Sa uri ng kapanganakan. No? Kasi tingnan natin yung sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Micah chapter 5 verse 2. Micah chapter 5 verse 2. Ayan, sabi diyan, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libong Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sino po ang tinutukoy ng ating Panginoon diyan? Nang sumulat diyan. Yung Bethlehem, no? yung pinag kapanganakan ng ating Panginoon. Sa 12 sa maraming sa 12 lahi ng Israel, sa lugar pa ng Bethlehem, sa lugar pa ng Bethlehem na kung saan ang isa sa pinakamaliit na bayan, ipapanganak yung tagapagligtas. No? Bakit? Kasi nga po hindi tumitingin ang ating Diyos. Kung ikaw ay maliit o ikaw ay sikat, no?
Nakita niyo naman kung saan ipinanganak ang ating Panginoon. No, sa Lucas chapter 2 verse 7. Saan po siya pinanganak, mga kapatid? Sa Bethlehem. At hindi lang sa Bethlehem. Sa pinakasimpleng, ayan no, ayan, sige basahin na po natin. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin. At hiniga sa isang pasabsaban. Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan o sa hotel. No? Mga kapatid, yung pagdating, excuse me, mga kapatid, yung pagdating ng ating Panginoon, yung kanyang kapanganakan ng tagapagligtas, ang nangyari na ipanganak siya sa Bethlehem, and then yung mga hotel ay lahat ay ano na, occupied na lahat. Occupied na po lahat. Kaya ang nangyari, si Maria at ang tagapagligtas po natin ay naipanganak sa kulungan ng mga hayop. Kulungan po ng mga hayop, mga kapatid. At nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, binalot siya ng lampin, inilagay sa pasabsaban. Ano po yung pasabsaban? Yun po yung rectangular na may paa at doon inilalagay yung pagkain ng mga kabayo, tupa, doon gumaganon yung kabayo halimbawa. Doon siya gumaganon. Kaya tinawag siyang pasabsaban. Doon po inilagay ang ating Panginoon, yung ating tagapagligtas. Yung salita sa John 1. Di ba yung sabi sa John 1? John 1:1. Ang salita. Walang nalikha ang Diyos na bagay, ayan pala no, nang pasimula siya ang berbo, ang salita, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Yung Diyos, mga kapatid, na ipanganak siya sa kulungan ng mga hayop, at doon pa siya unang humiga sa pasabsaban ng mga hayop. Bakit, mga kapatid? Kasi yun ang available. Yun ang available, mga kapatid, nung araw na yun, nung oras na yun. Eh kung available lang ang isang hotel, ang isang magandang kwarto, isang bahay, may nagpatuloy man lang sa kanila, sa isang bahay at isang kwarto, isang higaan ng mga taga-Bethlehem, yung tagapagligtas sana ay naipanganak sa harapan nila, sa bahay nila, sa higaan nila. Pero mga kapatid, sa buong Bethlehem, walang nagpatuloy sa ating tagapagligtas. Ang nagpatuloy sa kanya ay ang kulungan ng mga hayop. Yun ang available, mga kapatid. Kaya ginamit ng Diyos ang kulungan ng mga hayop para siya ay ipanganak. Siguro kung alam lang ng mga tao sa Bethlehem na ang Mesaya pala yung kumakatok sa kanilang pintuan, naku eh, baka nag-agawan pa sila. Uy, dito ka na lang sa amin tumuloy. Uy, dito ka na lang sa amin mga anak. Naku, tutulungan kita. Teka, ay, ipag-init nyo nga ng mainit na tubig at mga anak na tong si Mary at ipapanganak niya ay tagapagligtas. Pero mga kapatid, hindi nila nakita ang alin, ang isang magarang sinasakyan ni Mary at saka ni Joseph. Anong nakita nila kay Joseph? Ay, ordinaryong tao, isang karpintero. Ay,
ang sinasakyan nila hindi man lang yung parang karwahe ni Cinderella, napakaganda. Ha? Naalala, no? Hindi ganun kaganda kagaya ng mga karwahe nila Cinderella, Snow White, na napakagara. Ano nakita nila? Saan nakasakay si ano? Si Mary. Naku, isa-isang asno lang. At ang asno ang isa sa pinakasimple na sasakyan ng mga simpleng tao. Ngayon sasabihin, ay, puno kami, hindi, wag na. Bakit, mga kapatid, sa Bethlehem ipinanganak ang ating tagapagligtas? Bakit sa pulungan ng mga hayop? Kasi sabi ko nga, mga kapatid, yun ang available. Pulungan ng mga hayop ang available. Ang question ko sa inyo, mga kapatid, available ka ba para magpagamit sa Panginoon? Yun kasi yung hinahanap ng Panginoon eh. Hindi niya hinahanap yung magara mong sasakyan. Hindi niya hinahanap yung magandang kabayo, 'di ba? Kasi nakasakay nga si Maria sa asno. No, hindi mahalaga sa Panginoon 'yun kung sa asno ka nakasakay o ano. Or maganda ba yung tirahan mo? O maganda ba yung higaan mo? Hindi 'yun ang hinanap ng Panginoon eh. Nila Maria, ang hinanap nila kung sino yung available na pwedeng tuluyan at manganak si Maria at saka si Jose. Ngayon, ang hinahanap ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid, sino ba ang available sa atin na magpagamit sa Panginoon? Magaling ka, matalino, marami kang talent, marami kang skin, marami ka ng lahat. Kumbaga, nasa iyo na ang lahat. Pero kung hindi ka available para sa Panginoon, bakit ka gagamitin ng Panginoon? Hindi ka nga available para sa Kanya. So mga kapatid, availability. Kasunod, isunod natin. Yung pagpili niya ng kanyang magiging tagasunod at disipulo. Yung pagpili ng Diyos sa magiging disipulo. Ano ang hinahanap ng sanlibutan kapag ka pumipili sila ng mga disipulo, mga kapatid? Nako, kailangan na ikaw ay nakapagtapos sa paaralan ng UP, Ateneo, o kaya naman ikaw ay nag-aral sa abroad, ikaw ay ganyan-ganyan, no? Ganyan ang pagpili, no? Para maging disipulo. Pero ang Diyos, ang Panginoong Yesus, iba. Iba siya pumili na kanyang ginawang tagasunod at saka disipulo. Kung sino pa yung mga sa tingin ng mga tao ay makasalanan, yun ang pinipili ng Diyos na maging disipulo niya. Ano-ano yun? Sabi sa Matthew chapter 9 verse 10 hanggang 12, ito makikita natin dito, yung mga disipulo ni Kristo. Ayan, no? 9 and 10, tapos hanggang 12. No? Siguro, 9 and 10 muna, sabi dito. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga kasalanan. At sila'y magkakasalong kumakain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga
walang sakit. Ganyan pumili ang ating Panginoon, mga kapatid. Lahat ng mga disipulo ni Kristo ay makasalanan. Maniningil ng buwis, nako, eh talagang ang tingin ng mga Israelita dyan ay makasalanan. Sila ay sobrang sa corruption, no? Medyo sobra sila sa corruption, yung mga maniningil ng buwis. Ilan ang kanyang mga tagasunod? Di ba si Mateo mismo, maniningil ng buwis? Si ano? Si Zaccheo. Ano pa? Sino pa? Si Maria na ano? Si Maria na yung nagbuhos ng pabango. Di ba, no? Mga makasalanan. Ano ang nakita ng ating Panginoon sa mga makasalanang ito? Lahat naman po ay makasalanan eh. No? Lahat ng tao makasalanan. Pero anong meron dito sa mga taong makasalanan na ito? Bakit naging mga disipulo sila ni Kristo at alagad ni Kristo? Ano yung kanilang pagkakapare-parehas? Mga kapatid, lahat sila ay umamin sa kanilang mga kasalanan. Lahat sila ay nagpakumbaba at nagpailalim sa ating Panginoon. Si Mateo, nung tinawag ng Diyos, ay, tara na Mateo, sumunod ka sa akin. Iniwan niya yung pagiging tax collector. Pedro, iwan mo na yan, yung mga isda mo. Tara na. Sino pa? Si yung nabanggit ko kanina, si ano? Zaccheo. Makasalanan ka, di ba? Opo, Lord. Kaya nga po, ibabalik ko na po yung aking mga ninakaw sa mga tao. Meron silang pagpapailalim, pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Pero yung ibang mga makasalanan, wala silang pagpapakumbaba sa Diyos, sa ating Panginoon. Mas lalo pa silang nagmamataas. Sabi nila, mas mabait ako kaysa sa mga yan. Na sinabi ng mga Pariseo, bakit yung inyong guro eh sumasama, kumain, kasama yung mga makasalanan? Eh lahat naman po tayo makasalanan. Yun po yung wala sa kanila. Pagpapailalim, pagpapakumbaba sa ating Diyos. Yun din po ang hinahanap ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ready tayong magpasakop sa ating Panginoon. Ready tayong magpakumbaba sa kalooban ng Panginoon. Yan ang hinahanap ng ating Diyos. Hindi niya hinahanap yung ating mga achievements. Hindi niya hinahanap yung ating o sino ba ang pinakakonti ang kasalanan dyan. O sino ba yung pinakamagaling dyan? Hindi. Ang hinahanap ng ating Panginoon ay kung sino ang ready magpailalim sa kanyang kalooban. Yun ang hinahanap ng Diyos. Yun ang hinahanap ng ating Diyos. Pagdating naman po, ika-apat, pagdating naman po sa ating mga possession o mga ari-arian, ano yung mga, ano ang tingin ng sanlibutan? Hanggat marami kang bahay, hanggat malaki ang iyong bahay, hanggat marami kang magagarang sasakyan, pinakamaganda ang sasakyan mo, pinakamahal, eh talaga namang ikaw ay iginagalang ng sanlibutan. Pero pag ikaw ay simple lamang, eh hindi makikita ang paggalang ng sanlibutan sa iyo. Pero ang ating Diyos, hindi ganyan. Ang ating Panginoon, hindi ganyan. Naalala nyo ang ating Panginoon, saan siya sumakay? Nung siya ay nagkaroon ng pagpasok sa Jerusalem. Sige, tingnan natin, Kuya Mark, San Lucas 9:58.
Lucas 9:58. Sabi sa Lucas 9:58, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. No, yung ating tagapagligtas, ganito ang kanyang prinsipyo. Ganito siya ang kanyang pananaw. Hindi mahalaga sa kanya yung mga material na bahay. Buti pa nga raw yung asong gubat ay merong kuweba para matulugan. Pero kahit unan daw wala siyang possession, wala siyang pagmamay-ari. At nung kanyang, yung sa kanyang pagpasok, yung tinatawag nating triumphal entry, saan po siya nakasakay? Sa pinakasimpleng sasakyan. Ano yun? Asno. Donkey o asno. Kasi ganyan po ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Hindi mahalaga sa kanya ang ating mga possession o yung mga material na bagay. Dapat din, yun din ang ating maging pagtuunan. Hindi mahalaga sa atin yung mga material na possession. Pero mga kapatid, huwag nyo naman po ako ma-misinterpret. Meron pong niloloob ng Diyos na pinagkakalooban na sabihin natin yumayaman po sila, no? Yan po ay kalooban ng Diyos. Pero dapat hindi po maging number one priority yung kayamanan, no? Hindi ko po sinasabi na bawal pong yumaman o bawal kang bumili ng maraming bahay. Bawal kang magpalaki ng bahay, bawal kang bumili ng maraming sasakyan, hindi po yun yung sinasabi ko. Ang gusto ko pong sabihin, mga kapatid, ay ano po ang number one sa inyong puso? Yung material things o ang ating Panginoon? Dapat number one ang ating Panginoon at ikalawa na lang po ang lahat ng bagay. Ikalawa lang po ang lahat ng bagay. Ang number one po ay ang ating Panginoon. Bakit po? Kasi mismo ang ating Panginoon, hindi mahalaga sa kanya yung mga material o yung mga possession. Ang mahalaga sa kanya yung kanyang mission, yung kanyang pagtalima sa kalooban ng Ama. At ikalima mga kapatid, patungkol naman sa kamatayan ng ating Panginoon. Sa sanlibutan kasi, tinitingnan din yan yung kamatayan. Diba, no? Anong ginagawa nung iba? Talaga namang umaarkila ng isang mosiko. May mosiko pa habang may prosesyon, no? Pero ang ating Panginoon, ang kanyang kamatayan, sa paningin ng sanlibutan, ay ang pinaka-kawawang kamatayan. Pero sa paningin ng Diyos, ito ay katagumpayan. Tingnan natin mga kapatid, 1 Corinto chapter 1:18. 1 Corinto chapter 1:18. Yan, no? Sabi diyan. Excuse me lang po. Okay. Sabi sa 1 Corinto chapter 1:18. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa excuse me po.
sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa aking salin, sapagkat ang salitang krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Para po sa sanlibutan, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay kamangmangan. Kumbaga sinasabi nila, ay, yung tagapagligtas ninyo, ipinako lang namin yan sa krus eh. Ipinako lang namin yan sa krus. Kamangmangan yan ang sumampalataya sa kay Kristo. Yun ang tingin ng mga tao ng sanlibutan sa kamatayan ni Kristo. Pero sa atin, mga kapatid, na nakatanggap ng kaligtasan ay hindi kamangmangan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ito ay kapangyarihan ng Diyos dahil tayo ay naligtas. Kaya mga kapatid, walang mas nakakahiyang kamatayan kundi yung kamatayan sa krus. No? Imagine niyo, walang damit, walang takip ang ating Panginoon Jesucristo nung siya ay ipinako sa krus. No, nasa mataas na burol tapos mataas na punong kahoy, nasa kahoy. Kitang-kita lahat, ano? Pero kung 'yun ang paraan para ikaw at ako ay maligtas, ay okay lang 'yun sa Panginoon. No? Bakit sa krus? Bakit krus ang napili ng ating Panginoong Jesucristo, ng kanyang kamatayan? Ito ay upang makita ng mga tao ang pagliligtas ng ating Panginoon na hindi ito lihim. Bakit krus? Ito ay tanda ng kanyang pag-ibig niya sa atin. Ganyan ka kamahal, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Kahit sa krus siya ipako, kahit sa krus siya mamatay, para lamang ikaw at ako ay maligtas, kahit na makita na ang lahat, kasi wala nga po siyang damit, mamatay siya ng hubot-hubad, eh okay lang yun, basta ikaw ay ligtas. Yan po ang kahihiyan sa harapan ng sanlibutan, pero sa harapan ng Diyos, hindi po yan kahihiyan. Yan ay kapangyarihan ng Diyos. Anong ginawa ng ating Ama nung natapos na ang pagliligtas ni Kristo? Diba, lahat ng kapurihan, lahat ng magaganda ay ibinigay sa ating Panginoon. Diba, no? Lahat ng karangalan ibinigay na kay Kristo ng Ama. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon na kahihiyan sa atin. Pero yun ay kahihiyan para sa sanlibutan. Pero salamat para sa atin, hindi ito kahihiyan. Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sa aking pangwakas, itutuloy ko yung verse natin kanina. No, 1 Corinto chapter 1 verse 29. Sabi sa 29. Kaya't walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos, no? Kaya't walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, wala pong makapagmamalaki sa atin. Kasi
ang iba ang pagpili, iba ang pananaw ng Diyos sa mga bagay-bagay kaysa pananaw ng sanlibutan. Kaya biyaya at isang pribilehiyo sa atin ang gamitin ng Panginoon, ang magpagamit sa Panginoon, isa itong pribilehiyo. Bakit? Kasi sabi sa 29, wala po maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Kung ready po tayo magpagamit sa Diyos, yun po ang kanyang requirements. Magpagagamitin tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po at ibinabalik ko na sa ating tagapangunan.